Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Nako, Paps J, Angela, sa araw na to, December 18, taong 1856, pinanganak sa Haro, Iloilo, si Graciano Lopez Haina, ang isa sa tanyag na propagandistang nagtatag ng dyaryong La Solidaridad. Sa tinuturing na triumvirate ng Philippine Propaganda Movement, kung si Rizal ang dakilang nobelista at si Del Pilar ang kinatatakutang mamahayag, si Lopez Haina naman ang makapangyarihang tagabigkas o orator na ang mga talumpati talaga namang pinapalakpakan. Ang sabi pa, lalo pa itong muhusay pag nakakainom ng wine. Si Lopez Haina ang pinakunang dumating sa kanila sa Spain, una para mag-aral ng medisina, pero hindi niya ito tinapos dahil ang interest niya ay biglang nalipat sa jurnalismo. Ang kanyang mga talumpati raw sa Madrid ay nagbigay linaw sa sitwasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Espanya, kung paano inaapi na ang mga Pilipino, lalo na ng mga panatiko at ignorante mga fraile raw, sa isang bansang walang malayang pamamahayag at walang representasyon sa Spanish Parliament o yung Cortes. At nang maramdaman ng gumugulong ang propaganda movement sa Espanya, hindi nagtagal ay kasama si Lopez Haina sa nagtatag at unang nag-edit ng La Solidaridad bago si Marcelo Del Pilar. Yun nga lang, hindi na umabot sa edad na 40 si Haina, ni hindi niya na inabot ang rebolusyon ng Katipunan. Dahil sa sakit na tuberculosis, pumanaw siya noong Enero 1896. At dahil mag-isa lang at walang pera, nilibing siya sa isang mass grave sa Barcelona, Spain. At hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang kanyang mga labi. Mabuti na lang at buhay pa rin ang kanyang mga alaala sa ilan sa mga marami niyang akda. Gaya na sinulat niya noong siya 18 years old lamang, ang satirikong karakter na si Fray Botod, ang matalas sa pangungutya sa kalibisan at kaipokritohan ng mga Espanyol na praile. Makikita ang iba pa niyang panulat sa antolohiyang Discursos y Artículos Varios. At para gunitain ang kanyang kadakilaan ay public holiday ng December 18 sa Iloilo. At sa mga paaralan na pinangalan sa kanyang alaala gaya na sa Bacolod, ito ha, itong Lopez Haina National High School o mas kilala sa mas bigsi na tawag na Haina High. Haina High. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ng Tadana dahil bilog ang balita. Balik sa inyo, Paps J and Angela. Haina High sa traffic. Hi sa'yo. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.